ngayon sa I Love Pinas! Ating bibisitahin at kikilalanin ang mayamang kultura ng Mindanao. Handa na ba kayong makipagsabayan sa mapanghamon na alon ng Cagayan de Oro River? Kaya niyo bang tumayo habang nakasakay sa rubber boat nang hindi nahuhulog? Aba, tignan niyo, zipline sa swimming pool! Gusto ko niyan! Kumapit ng mabuti ng hindi malaglag dahil dito sa Cagayan de Oro episode, tiyak kong rumaragasa ang adventure at kasiyahan. At dito lang yan sa I Love Pinas! Ako po si Garden Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! Mula dito sa may taas na 170 feet na kinalalagyan natin ngayon, excited na ako at excited ka na rin. Siguro sa ating susunod na adventure, ang ating next destination ay, nako, akala ko dati sikat lang ito sa river rafting. Hindi pala dahil sobrang dami mga pwedeng gawin at ma-experience ng first time. At hindi papauli syempre sa sarap ng kainan. Kaya I Love Pinas friends, ano pa hinihintay nyo? Let's go to Cagayan de Oro! Ang Cagayan de Oro City o CDO ay matatagpuan sa Region 10 at itinuturing na largest city in Northern Mindanao. Ito rin ang itinuturing na gateway papunta sa iba't ibang probinsya sa Northern Mindanao. Nakilala ang CDO bilang City of Golden Friendship dahil na rin sa pagiging magiliw at friendly ng mga Cagayanons. Pero alam nyo ba na ito'y kinikilala na raw ngayon bilang a city in bloom, in blossom, and in boom dahil naman ito sa patuloy na paglago ng Cagayan de Oro. We're about the most peaceful city in the islands of Mindanao. People here are very friendly, very accommodating. And people just love to welcome everybody who comes to the city. The city of golden friendship, as everybody have been calling it. Saka masarap ang ham namin dito. Lahat ng nakatikim na, sinasabing talagang masarap ang ham namin. Napakalakas po ng ginagawang campaign pagdating sa white water rafting and Cagayan de Oro. How do you feel about this? We're very proud of that, and it's one very special attraction for us here in the city of Cagayan de Oro. It's known almost worldwide already. Maganda yung mga rapids namin. Maganda ang tanawin sa palibot both sides. Para mas magkaroon tayo ng kaalaman sa ethnic heritage dito sa Mindanao, bibisitahin natin ang Gardens of Malasag Ecotourism Village sa Kugman dito sa CDO. Pinasinayaan ng dating Presidente Ramos ang pagbubukas ng Gardens of Malasag Ecotourism Village noong August 13, 1997. Itinayo raw ito para sa mga nature lovers at cultural community groups. We have 6 tribal groups and tourists can dance with them, communicate with them, and they will show their cultures. They have also their way of living. Some are doing beadworks and weaving. We are inviting you to come and see the Gardens of Malasag. Ang ecotourism village na ito ay kumpinasyon ng resort, cultural village at botanical garden. Layon daw nito na maipakita ang yaman ng kultura at tribo dito sa Northern Mindanao. Ika-apat ng hapon ay nagkakaroon ng parade ang mga katutubong naninirahan dito gaya ng Pulangihon Tribe. Suot-suot ang kanilang pulang katutubong damit, sila ay nagpakita ng katutubong sayaw.
Sunod na nagpakilala sa amin ay ang Subanon Tribe na naninirahan sa probinsya ng Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ang pangatlo naman ay ang Umayamdon Tribe. Sila naman ay naninirahan sa may tabi ng Umayam River sa Bukidnon. Hindi rin papahuli ang mga Tigwahanon Tribe na kumanta at may gamit ng isang kakaibang klase ng gitara. Isa pa sa mga nagpakita ng kanilang kultura ay ang mga babae na ito na may suot na panika o headdress. Sa pamamagitan nito ay naipakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Higaonon Tribe. Last but not the least ay ang Talaandig Tribe. Sila rin ay mayaman sa paniniwala at kultura. Ang mahuhusay na performance ng bawat tribo dito ay ilan lamang sa mga pwede ninyong dayuhin sa Gardens of Malasag Ecotourism Village. At bukod sa magandang view ng Makahalar Bay, ma-appreciate nyo rin ang natural environment na nakapanibot dito. Isa rin sa mga landmark dito sa CDO ay ang Gaston Park dahil dito raw mismo sa lugar na ito naganap ang First Battle of Cagayan de Oro laban sa mga Amerikano noong April 7, 1900. Mag-warm up na kayo dahil sa pagbabalik ng I Love Pinas, haharapin na natin ang ipinagmamalaki ng Cagayan de Oro na White Water Rafting! I love Pinas. Sa dami ng activities, attractions, and adventures dito sa Cagayan de Oro, medyo nakakalito tuloy kung ano nga ba ang dapat unahin. Eh kasi naman, lahat nakaka-excite, lahat masayang gawin, at lahat extreme! And to mark the start of our extreme adventures, hindi nating papalampasin na masubukan ang ipinagmamalaking tourist attraction ngayon sa Cagayan de Oro, ang White Water Rafting! Ang Cagayan de Oro River ang nagsisilbing hati o boundary sa pagitan ng Bukidnon Province at Misamis Oriental Province. At sa pangunguna ng The Red Rafts, ay may pagkakataon na tayo ngayon para sabayan ang mga rumaragasang river rapids ng Cagayan de Oro River. At dito, siguradong we can feel the rush, experience the excitement, and extreme fun and adventure ng white water rafting! Sa rafting is iba yung experience ng rafting. Yung first, nandun talaga yung takot. Kasi hindi nyo expect kung ano yung madadaanan nyo. After a while, yung mga takot nyo, na-change na yan ng enjoyment. Ina-assure naman ng mga guides na safe. Anong pinaka-exciting pagka nasa ano ka na, river rafting? Sightseeing ko. Pwede rin yung gawin lahat kung ano yung request nyo. Pwede naman yung parang gusto yung extreme rafting. Pwede rin yung parang safe rafting din. Yung package po namin is pwede free photo and videos. Pwede free snacks. Ang mga turista na gustong sumubok ng river rafting ay maaaring pumili mula sa dalawang klase ng course na ino-offer ng The Red Rafts. Kung gusto nyo ay yung medyo chillax lang pero adventure pa rin, meron silang basic course na may 13-kilometer river run, nakatumpas ng 3 hours na pagra-rafting at may 14 major rapids. Nagkakahalaga lang ito ng 700 pesos per person at 900 pesos naman kung may kasamang lunch. Pero kung gusto nyo lang mas extreme at mas exciting gaya ko, pwede nyo rin piliin ang advanced course. Ito ay may habang 19 kilometers at tumatagal naman ng 4 to 5 hours. Meron itong 22 major, minor, and bonus rapids. Nagkakahalaga naman ito ng 1,000 pesos per person at 1,200 pesos naman kung may kasamang lunch. Kung iniisip nyo, parang ang tagal naman yata ng activity na ito, sinisiguro ko sa inyo na hindi nyo masyadong mamamalaya ng oras dahil sa excitement at adrenaline rush na dulot ng river rafting.
Bago sumabak sa mga rumaragasang rapids ng Cagayan de Oro River, dapat prepared tayo sa activity. Dapat magdala ng bottled water, extrang damit at towel para pamalit dahil 100% yakong mababasa kayo sa activity na ito. Pwede rin magdala ng sunscreen para naman maiwasan ang sunburn. Sa Barangay San Isidro, Munisipalidad ng Talakag sa probinsya ng Bukidnon, nagsisimula ang advanced course. At dito pa lang, ang bawat turista ay pagsusuotin na nila ng life vest at helmet bilang proteksyon sa mga malalaking bato at humaragasang tubig. Ang lahat ng susubok ng river rafting ay may pagkakataon na humawak ng tig-iisang paddle. Para siyempre, feel na feel nyo ang pagsagwan at ng high five! Ngayong kompleto na ang ating safety gears, aalamin naman natin ngayon kung ano ang mga do's and don'ts kapag susubok ng white water rafting. Sa tulong ng ating kaibigan na river guide na si Jerome, ituturo niya sa atin ang iba't ibang safety and paddling techniques. Lesson number 1, dapat daw i-check ang suot na life vest at helmet. Dapat siguradong nakakabit ang mga ito sa inyo. Lesson number 2, hawakan daw ng mabuti ang paddle para maiwasan na makasakit ng iba. May tatlong bahagi kasi ang paddle. Ito ay ang T-grip, shaft at ang blade. Ang tamang paghawak sa paddle ay sa T-grip habang ang isang kamay naman ay nasa shaft. Yung tamang paghawak ng paddle. Kahit hindi kayo nagpa-paddle, basta ganito lang yung paghawak. Lesson number 3, huwag magpanik! Makikinig lang ng mabuti sa instructions ng river guide every time na may malalaking bato o malalakas na rapids na may encounter. Do not push kasi maaari kayong ma-injured. At lesson number 4, don't forget to smile! Siyempre para sa mga picture-perfect moments. Wow! Bukod dito ay dapat din malaman ninyo ang tatlong klase ng paddling techniques. Ito ay ang easy forward o slow paddling, ang hard forward o fast paddling, at ang back paddle. Iba't iba ang gamit ng mga ito kung porme na rin kasi sa klase ng rapids na may encounter nyo. Ngayong handang-handa na tayong sumabak sa mapanghamon na Cagayan de Oro River, dapat handa rin ang ating mga katawan. Kaya naman tuturuan ko kayo ngayon ng kakaibang klase ng warm-up. Handa na ba kayo? Okay, ito ang tinatawag na galop. Sisimulan natin sa pag-shake. Let your arms shake. Okay, tahas baba, tahas baba. Habang nagsistep, dapat gumagalaw ang kamay. Oh. Right, left, right, right, left, right, left, left. Ang susunod naman ay tinatawag natin lasso. Everybody say lasso! Lasso! Itaas ang kaliwang kamay sa harap. Oh my God! Itaas ang kanang kamay na paano may hawak ha? Lasso! Ikot-ikotin natin yan. Ha? Ito lang, mababa lang, ikot-ikotin. At ang step uli natin. Makikipagsabay na tayong mamaya sa mga malalakas na river rapids habang nakatayo! At ano to? Ang kasamahan namin nahulog! Adventure at suspense sa pagbabalik ng I Love Pinas! I Love Pinas! I Love Pinas! I Love Pinas! In every boat ay may dalawang river guide na kasama at sa pag-alis namin sakay ng rubber boat, ramdam na agad ang mataas na energy at excitement. At para sa ilan na hindi pa na-experience ang river rafting, syempre may konting kaba pa rin. Kahit may kataasan ng sikat ng araw, paaliwala yan sa saya dulot ng water rafting! Habang nakasakay sa rubber boat ay sabay-sabay lahat na magpa-paddle. At habang papalapit ng papalapit sa unang major rapid, nako, mas lalong tumataas yung excitement dahil nakikita ko ng malapitan ang mga malalakas na rapids! Mas bumibilis din ang pag-paddle at mas nakaka-tense pa, lalo kapag naririnig mo ang river guide na nagsasabi na ang "Get ready! Lock your feet!" Naku po, papalapit na. Magpapakapit ka talaga sa paddle. Mabilis ang agos ng tubig kaya mabilis kayong madatalan ito.
Ito rin ang magiging dahilan para kayo ay mabasa dahil sa mga splash ng tubig na pumapasok sa loob ng bangka. Woo! Malamig! Wow! Enjoy pala sumabay sa mga rubaragas ng mga rapids! At bilang celebration, tayo ay nag-high five gamit ang hawak na paddles. Ang mga free fall mula sa pagtaas-baba ng bangka ang isa sa mga abangan sa river rafting. Dahil dito nararamdaman ang feeling na parang mahuhulog ka mula sa bangka. At dahil may kalakasan ng mga technical rapids dito sa advanced course, minsan akala namin hinihila kami ng tubig palabas ng bangka. At ayan nga, hindi nagtagal ay may nalaglag na! Oops! Kapag may nalaglag sa team ninyo ay pwede nyo naman ito tulungan na makabalik. Pero kung 5 meters na ang layo nito mula sa bangka, ang mga river guide na ang bahalang tumulong sa kanya. Para naman mabigyan tayo ng pagkakataon na makarecover o makapagpahinga mula sa mga malalakas na rapids kanina, may mga bahagi sa Cagayan de Oro River na kalmado lang. At dahil hinahati ng Cagayan de Oro River ang Bukidnon at Misamis Oriental, may pagkakataon na tayo para makita ang kagandahan ng ating kalikasan. Lahat daw kasi ng makikita sa right side ng ilog ay bahagi ng Bukidnon, habang ang nasa kaliwa naman ay ang Cagayan de Oro. Dagdag din sa enjoyment ang mga kakulitan ng bawat team dahil habang binabaybay ang mga bahagi kung saan kalmado ang Cagayan de Oro River ay pwedeng-pwede kayong magbasa ng mga kasamahan. Pagdating naman sa kalahating bahagi ng ating lakbayin o pasimula naman ng beginner's course, may pagkakataon na tayong makapag-swimming at magpa-picture. Sa beginner's course naman, pwedeng tumayo sa rubber boat. Ito naman ang tinatawag nilang surfing the rapids. Dito, dapat ang mga nasa harap ay kumapit sa front handle ng boat habang ang bawat isa naman ay kakapit sa chest part ng life vest ng inyong katabi for balance. Presko, malakas ang simoy ng hangin. Nako, isa ito sa mga pupwedeng gawin sa river rafting ang tumigil dito sa napakalaking bitak ng batong ito. At habang nasa raft naman yung iba, pwedeng magtulakan at mag-swimming dahil kalmado ang bahaging ito ng ilog. At kung aakyat ka dito, nako, ito ang exciting na pwedeng gawin, ang pantalon! Dahil 19 kilometers ang aming nilakbay, kung ano-ano katuwaan na yata ang aming ginawa. Basta may permiso ng river guide, pwede kang manulak ng kasamahan, mambasa ng katabi, o kaya naman ay ipa-flip ang rubber boat. Yahoo! Grabe, ang lamig ng tubig! Kahit ang taas-taas ng araw, sobrang refreshing pa rin, lalo na kapag nakikita mo ang mga magagandang scenery ni Mother Nature. To mark the end of our rafting activity, sobrang saya at adrenaline ang mararanasan mo sa huling dalawang technical rapids dahil sobrang lakas ng alo ng tubig at matataas ang mga free falls. Akala ko nga mahuhulog na ako eh. Woo! Ang whitewater rafting dito sa Cagayan de Oro ang dapat una sa checklist nyo kapag pupunta kayo dito dahil sinisiguro ko sa inyo na magugustuhan yung adrenaline rush na dulot ng mga rapids. Mag-e-enjoy kayo sa lamig ng tubig, mapapa-wow kayo sa ganda ng scenery at hindi matutubasan ang kasiyahan kasama ang inyong pamilya o mga kaibigan. Up next! Alamin din kung saan pwede magstay habang nasa Cagayan de Oro sa pagbabalik ng I Love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Naranasan nyo na bang mag-zipline at mahulog sa tubig? Eh maglambitin at mahulog sa tubig. Pagkatapos ng river rafting, ang Kabula River Resort sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro ang inyong final destination. Dito ay pwede na kayong makapagbanlaw o kaya naman ay kumain. Siyempre, nakakagutom din yung 5 hours na rafting, di ba?
This resort is located about 20 minutes from downtown. You'll be expecting get wet and then adventure awaits you. There's a zip line that will get you to the pool. This is the end point of rafting. After their adventure, we serve lunch. If you guys to walk in for the pool, they just pay entrance. But they can come in anytime from 7 to 7. If you want cheap fun, $50 whole day, fresh water, chemical free, we got it here, Cabula River Resort. Alam nyo ba na dito nyo rin matatagpuan ang zipline sa pool? Sa pamamagitan ng pagkapit sa metal bar, ay pwede kang mag-zipline pababa sa pool. Ayos, di ba? Sa umpisa ay kinabahan ako ng konti. Kahit tubig naman yung babagsakan ko, feeling ko kasi malalaglag ako sa hindi comfortable na spot at medyo dumudulas din yung kamay ko. Ang ginawa ko na lang ay umupo muna ako at saka nag-slide. Whee! Bukod sa zipline ay meron din silang Tarzan swing kung saan pwede lumambitin. Meron ding hanging bridge para mapagpicturan. Finally, after long hours of adventure, makakapagpahinga na rin ako. Ang sarap sigurong humiga sa malaking kama at yumakap sa malambot na unan. Ay. Hotel Conchita is a deluxe hotel. We have 66 air-conditioned rooms with cable TV, hot and cold shower. The reason why customers would really come back first is the services we offered. And then we make sure that yung mga customers namin are satisfied with the services and the food. And then aside from that, yung rates namin are very affordable. I would like to invite everybody, if you happen to come to Cagayan de Oro, huwag niyo pong kalimutan yung Hotel Conchita. Mapa-vacation trip, business trip, o kung ano pa man ang trip niyo dito sa Cagayan de Oro, aba, pwede kayong magstay dito sa Hotel Conchita. Equipped with their complete facilities and amenities, welcome na welcome kayo dito tumira, pansamantala. Ang Hotel Conchita ay matatagpuan sa Guillermo Yakapin Street, Cagayan de Oro City. Open din sila for all occasions and functions. Mula kay Cindy Yambayano, I love Pinas and I love your show. Super informative. I hope next place na pupuntahan nyo sa Camiguin Island, more power. Ito naman ang message mula kay Rhea Fuentes. Super ganda ng show na I Love Pinas, beautiful places ng Philippines. Ang sarap, ganda, proud to be Filipino. I love Pinas. May message ka ba? Ano pang iniintay mo? I-post na sa facebook.com/officialilovepinas. Punta ka doon and then click like, post your message at baka message mo. Ang susunod ko lang, babasahin. Dito sa Cagayan de Oro, nako, nag-enjoy ako ng todo-todo, not just because of the food, the people, the places, pero dahil din dito sa nature at nature-related activities. Kagaya ng pag-akyat dito sa napakataas na tipak ng bato, at mula dito ay pwede ka makipagkwentuhan sa mga friends o di naman kaya ay tumalon dito sa Cagayan de Oro River na napakaganda naman talaga. At mula dito sa Cagayan de Oro River, ang sarap sabay-sabay sabihin ang I love Pinas! Talo na tayo! Talon! Hindi ako makababa! Ba't walang babaan dito? Ang dapat ninyong abangan next week sa I Love Pinas, more adventures dito sa Cagayan de Oro. Ihanda ang inyong mga katawan dahil tayo'y magka-canyoneering. Gagayahin niyo ba ang pagrarapel sa gilid ng waterfalls? Huwag ma-fall sa mga waterfalls dahil atin ding i-enjoy ang pag-slide sa water slide. Woohoo! Digman ng masarap na pastel, CDO sinuglaw at gelato ice cream dahil uumpisahan na natin ang CDO Food Trip next week dito sa I Love Pinas! I love Pinas.